Hi mga kadadalabs, good morning po sa ating lahat. Ayan, umagang kay Ganda at gising ko lang. So nandito ako ngayon sa aming hagdanan. Ayan, so tinitingnan ko dito ang mga sasakyan kasi kahihising ko lang. At wala pala dito si Eric. So si Eric ko ay umaga pa lang umalis na. So nangisda po sila kasama si Kuya Ed and then si Nanay. So si Nanay po ay nandito at kagabi dumating. So sinundo nila Eric. So gusto ko lang ipakita sa inyo mga kabiblabs yung view dito sa amin. Ang ganda kasi at nakikita yung kalsada at mga sasakyan. At mga bukit mga kabiblabs or bundok. So ang ganda dito sa amin. Ayan, so ito yung view dito sa amin kapag dito sa hagdanan. So nakikita ang mga motor na dumadaan. Ang ganda dito mga kabiblabs kapag nalulungkot. So dito ka lang tumambay at kitang-kita mo na ang mga sasakyan na dumadaan. Ayan, so ito po yung view dito sa amin. Siyempre, before tayo sasabak sa ating trabaho ngayon at tayo po ay magtitimpla muna ng ating maiinom. Dahil umaga ngayon mga kabibilabs. Magtitimpla na ako ng aking kape. Ayan, kuha lang tayo ng baso. So, ito pala yung aking kakapihin ngayon. Maaga pa si Eric umalis mga 5 ng umaga. At ngayon po ay alas 6 na lang umaga dito sa amin. Kape po tayo mga kabudulabs at meron po tayong Nutella dito. Ayan, maraming salamat po pala sa nagbigay kay Madam Lely. Thank you so much po talaga. At ito, magagamit na namin. Ipapalaman ko na sa tinapay. Meron din akong tinapay. Actually, si Eric po ay kanina ay pinadalhan ko din ng tinapay and then nilagyan ko ng palaman na Nutella. Para may pangbaon siya doon at hindi magugutom. Yan, meron tayong tinapay. Salamat po, Ma'am Lely. Ang sarap nito mga kabibulads. Nutella. Perfect lang. So, yung ating bread ay mayroong pasas. May nga ang aso, kapit bahay. Magkakapin muna tayo bakit sasabak sa ating trabaho ngayong umaga. Ang sarap ng palaman. Maraming salamat po ma'am sa regalo na binigay niyo po sa amin. Thank you so much po talaga. And God bless po sa family mo ma'am. So, mainit na naman po dito sa amin mga kabibilabs. Nung nakaraan ay ulan, ngayon ay init na naman. Dahil tapos na po ako magkape, so ngayon po aking gagawin ay magdidilig muna ako ng aking halaman. So yung aking pandilig po ay ito. Ayan, so ito po yung aking ginagamit na pandilig sa aking mga halaman. So ito po yung pinaghugasan ng bigas. Ayan, so ngayon po ay magdidilig na ako ng aking mga halaman. Ayan, ito pala yung aking mga halaman mga kabibilabs. Meron po tayong mga kalamansi. Ayan, so yung ating kalamansi ay namumunga na. Ayan, ang cute ng kanyang bunga. At ayan, meron din. Ayan, tirek na tirek ulit yung araw kahit umaga pa lang. So, masakit na sa balat yung init. Kaya, diligan ko na yung ating halaman.
ano pong tawag dyan sa inyo na bulaklak yan, mga kabebelabs, na halaman. So, ang tawag po sa amin ay San Francisco. At ayan po mga kabebelabs, kakatapos ko lang magdilig. So tapos na. At ngayon po ay meron po akong ipakita sa inyo. So nakaka-excite. Kasi nung nakaraang video ay ang sabi ko po sa inyo na kapag tumubo ay i-update ko kayo. So ito na po yung time mga kabebelabs, dahil tumubo na po yung ating tanim na maes and then okra. So nandito na po ngayon sa labas at excited na akong ipakita sa inyo yung aming tinanim ni Eric. Sana po ay magbunga siya ng marami para meron kaming aanihin ni Eric. At so excited na akong ipakita sa inyo mga kabebelabs, at ito na siya. Ayan po siya mga kabebelabs, oh. Ayan, so tumubo na talaga. So nakaka-excited na. Lumaki yung ating mais. Ayan, so ito din. So yung isa ay bago pa lang. Ayan din po mga kabebelabs. So ito din. Ayan. So papunta po yan sa taas, yung tanim namin ni Eric. So nakaka-excited lang. So meron lang po akong i-share sa inyo mga kabibilabs about nga dito sa aming tinanim ni Eric na maes. Ayan. So after namin tinanim, syempre hindi pa yan tutubo, ba? Diba? So lagi ko siyang binibisita kahit hindi pa siya tumutubo. And then biglang umulan po dito sa amin ng malakas na malakas yung pagbagyo. At ayun, so nalulungkot na ako mga kabibilabs, kasi sabi ko kay Eric, hala, bakit hindi pa tumutubo yung ating mais? Baka tinangay na ng baha, kasi bumaha talaga dito sa amin. At sabi ko, ay wala na, kasi bumaha na dito sa amin, ay baka tinangay na yung ating mais and then okra. At ayun, sabi sa akin ni Eric, maghintay ka kasi hindi pa naman yan tumutubo, at sa sunod bisitahin mo ulit kapag tumubo na, kasi hindi nga ako makapakali mga kabibilabs, kasi nga ay bumaha, kasi yung aming pagtanim ng mais and then okra ay mababaw lang siya. Sabi ko ay wala na, dahil mababaw nga, baka tinangay na ng baha. So ayun, thanks God naman po, kasi kahit bumaha ay meron pong tumubo, at madami naman po ang tumubo mga kabibilabs. Siguro meron po talagang tinangay ng baha, kasi yung iba po ay hindi tumubo yung ating okra. At dinaanan talaga siguro ng baha, at dito sa part na to wala, kasi binabaha po talaga yan mga kabibilabs. So ipapakita ko na sa inyo yung mga tanim naming okra. At ang daming kangkunoy mga kabibilabs ang nabuhay, oh, kasi nung tag-init ay namatay sila. At ito, ang dami na siya. So ang sarap ito sa sinigang and then adobong kangkong. So sa sunod ay kukuha tayo at mag-aadobo ng kangkong. Ayan, sa part na to mga kabibilabs ay meron din po akong tinanim na okra, kaso hindi tumubo, isa lang yung tumubo. Ito, ayan lang po ang nagtubo dito sa part na ito, isang piraso. And then dito, so natanim din kami dito ni Eric ng mga okra, kaso hindi nga tumubo dahil tinangay taga ng baha, kasi dito dumaan yung baha. Isa lang po yung nabuhay din dito. Ayan, ito lang yung nakasurvive sa baha. Isa lang. So, bale dito sa baba ay dalawang okra lang yung tumubo. So, green na green ulit yung ating paligid. Green na green ang ating kangkong. Ang daming talbos. Yung mais. Yung iba ay tag-iisa lang yung tubo. Kasi yung aming tinanim dati ay ni Eric ay tig-dalawa, kaso isa lang yung nagtubo. Ayan. So, meron pa pala ditong tumubo na okra. Ito lang, at ito lang ulit yung nakasurvive. And then, madami na naman pong mga damo yung tumubo dito.
Kaya tatanggalin natin yan mga kabibilabs. Bubunutin natin to tig-iisa para hindi maapektuhan yung ating tanim para malinis. Ayan. At ngayon naman po ay pupunta tayo dun sa taas. Doon ulit tayo sa ating okra. So, tingnan natin mga kabibilan. So, nandito na tayo sa taas. Ayan po. Ito po yung ating okra. So, dito sa part na to ay hindi tinangay ng baha. Ayan. At alam niyo ba mga kabibilabs, nakakatuwa lang kahit hindi ko to siya tinanim ay nabuhay kasi nung umulan nga. So ang daming nabuhay na sitaw. Diba dati tanda niyo ba na meron akong tanim dito na sitaw? Bunga po yun mga kabibilabs, and then yung ibang bunga ay siguro sobrang init ay nag ano nga tawag dun? Yung nag kanyang bukas lang. So ayun, yung kanyang bunga ay nalaglag siguro dito at ito, nung umulan ay tumubo na po siya mga kabibilabs. So nakakatuwa lang kasi kahit dito sa ababa ay merong tumubo. So ipakita ko sa inyo. Ayan, so ito po yung mga sitaw na nabuhay na hindi ko naman tinanim. So sadyang nabuhay po yan, ang dami dito sa baba at dito din sa may mga okra. Ayan, sa mga labas na po siya mga kabibilabs. Ayan, so ito po ay nagtumpukan na sitaw. Nakakatuwa kasi nabuhay sila. So yun lang po mga kabibilabs yung aking update about sa aming tinanim ni Eric na maes and then okra. Ayun mga kabibilabs, so nandito na pala si Eric, kakarating lang. Tamang-tama kasi kakatapos ko lang mag-update sa ating tanim. Ayan, so kakamustahin natin kung madaming huli, parang walang laman ang timba. Kumain na. Parang walang laman. Sana ang laman ng timba? So, iiwan ko na lang doon sa baba. Mabigat. Ay, iniwan mo yung mga tultol natin, yung mga sabike? Oo, dahil matalakot daw sa nanay. Bukas daw mabalik agad daw siya, patakataan na daw niya. Kung kailangan daw siya makabalik dito, makapagsabike. Yung isda, ang huli ko ay tama lang sa pangulan sa umaga. Ganoon din ang lahat. Pero ang kinanay madami-dami eh. Mahina ang pauli mga kabibulab. So, wala akong dinala pumunta dito dahil lulutuin daw lahat. Mag-vlog kami daw sa Fishing Brother. Cooking, nag-cooking na sila doon. A brother Ed, and then pag madami naman yon, kukain naman kami ng ulam dito. Okay. So kakain tayo ng magahan ngayon, lantin purare, may ulam naman tayo dyan na binigyan natin may rikagabi. So yun, tapos na ako mag-update sa ating tanim, Bibelabs. Tumubo wow. Na yung ating mais. Yung ating okra. Kaso tinangay ng baha siguro yung iba. Sayang. So, yung ang mais, nabuhay lahat? Oo. Buhay lahat? Oo, yung okra lang ang hindi. 4 piraso lang ang doon. Dami pa naman yung doon na lang natin. Baka so, doon na yun sa may, ano? Sa may baba. Iwan niya lang. At dito po sa taas, nabuhay lahat. Buhay lahat, so hindi siya binaha. Okay. So, tingnan natin ang ating ulam. Ayan, meron tayong adobo sa galing yan kay Ate Mary at meron tayong piniritong isda. Kakain muna kami ni Eric ng umagahan. So, yun, kakain na kami ng aming umagahan mga kabibilans. Pray na tayo. Thank you.
mamaya pa kayo mauwi. Basta kasama siya hindi ang karanong tawad. Nasawa sa sila. May karne. Bye-bye mga kapadalas. Sabi nila. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you in another video. Bye-bye. Bye-bye. Salamat!